Hello, 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 maing adlaw. For today's vlog, ay bibiyahe tayo from Cebu to Sorsogon. So from Cebu City, pupunta tayo ng Bogo, which is northern part of Cebu. And then from Bogo, sasakay tayo ng barko going to Matnog, Sorsogon. Dala namin si Navarra today, but we're not sure kung isasama namin siya sa Sorsogon because we have to check pa how much yung babayaran namin from Bogo to Matnog, Sorsogon. So, ayan. Nasa Compostela na kami. Still north part pa rin ng Cebu. And then, since this is already mga 2 p.m. na siguro yan, wala pa kaming lunch, so medyo gutom kami, kaya we decided to eat here. I think this is in Danau already, and then we found out na meron palang McDonald's dyan. So dito kami kakain, kasi ang Bogo is mga around 72 to 73 kilometers away pa. So ayun, di ko na vlog yung kung anong in-order namin sa McDonald's. So ayan, papunta na kaming Bogo. At ito yung pinaka-favorite part na namin kasi medyo maluwag na yung daan. Hindi na gaanong matraffic. At nai-enjoy namin talaga yung view going to Bogo. Ayan, as you can see, ang ganda-ganda ng view tsaka hindi na ganun ka-traffic. Well, pera lang pag ayan, may truck. Kasi medyo paakyat kasi yung daan dyan. At siya nga pala yung light ace na yan. Sobrang na-impress kami dyan kasi ang bilis. Kayang-kaya yung makipagsabayan sa Navarra namin. Parang napapaisip kami in the future na bibili ng light ace pag may pera na. Kasi sobrang impressed talaga kami sa performance ng light ace. So ayan, I think nasa Bogo na tayo. And to be honest, this is not the first time na pumunta kami ng Bogo. Siguro mga last 2 to 3 months pumunta din kami dito kasi may pinadala kaming motor from Cebu to Sorsogon also. So, na-appreciate talaga namin ang ganda ng daan nila. And yan, papuntang port na tayo and sobrang namangha din kami sa ganda ng sunset. Ito yung daan nila going to the port. Google says it's 400 meters from highway going to the port. So ayan, ini-enjoy lang namin yung sunset tsaka yung view going to the port. Upon entering the port, nagbayad kami ng 25 or 35 pesos per entry. And then, di na namin sinama si Navarra kasi medyo may kamahalan. It's 12,700 plus or 12,800 plus one way. So, that's 24,25 plus back and forth. And then, di ko na rin na-videohan yung pagbili namin ng ticket. So, bali yung binayaran namin 1,300 plus for adult and then 1,100 for one kid. Kasi may discount, student discount. And ito yun pala yung barko na sinakyan namin. Light shipping. Sabi nila bago raw to kasi pagdating namin, binibless pa yung barko. So ito yung CR ng tourist. Nasa taas kasi yung tourist na area. And then yung sa baba, on the left side, yan yung economy. And then, ito naman yung, I'm not sure what's the correct term, pero parang canteen. So, ayan, bumili lang kami ng tatlong noodles para may laman yung chan namin kasi umaga na to. Di na ako nakapag-video during the night time kasi ang lakas ng ulan. Nagmamadali kami sumakay kasi may dala kaming malaking bag. So, ayan. So, sa morning, bumili lang kami ng noodles and then, actually, may dala kaming pagkain pero kinain namin mga 9 a.m. na kasi ang sabi parang 12 noon kami darating sa Matnog Port.
So ayan, this is the cargo area ng barko. Yan yung light shipping, sa baba yung economy and then sa taas yung tourist. So ayan, parang naaamoy nyo din ba yung naaamoy ko? So yan yung mga sakay. And then finally, nasa Matlog na kami. Nag-iintay na lang kami ng signal na pwede nang bumaba. Since di pa pwede, ayan, naki-ano muna kami, sightseeing. And then once pwede nang bumaba, bumaba na kami agad nung inalaw na nila na pwede nang bumaba sa barko kasi naghihintay na sila nanay at tatay sa labas. So ayan, after ng mahabang lakaran, maputik at mahabang lakaran, ayan, nakita na namin sila, si tatay tsaka yung sasakyan, pero si nanay nasa loob pa pala ng port, so pinuntahan muna siya doon. And then ayan, nakasakay na kami sa sasakyan, so tinignan ko muna yung CCTV sa bahay para ma-check yung mga aso namin, pero ewan ko, parang tulog ata, hindi ko nakita. So ayan, papunta na kami ng Sorsogon City. So may nadaanan kaming nagtitinda ng mais, kaya bumili kami ng parang 3 kilo ata. Tapos 50 kilos yung bigay ni ate, 50 pesos per kilo yung bigay ni ate. So bumili kami ng 3 kilos. At eto na naman yung pinaka-favorite part namin, yung nagsa-sightseeing. Kasi na-appreciate talaga namin yung Sorsogon compared to Cebu. Ang lala ng traffic kasi sa Cebu. Pag andito kami, hindi namin na-experience yung traffic. Tsaka sobrang dami ng tao sa Cebu talaga. Ang dami-daming tao doon. At yan pala yung Coliseum nila. Ang laki talaga ng improvement ng Sorsogon. Pumunta ako dito mga ilang years na. Ibang-iba sa ngayon, tas may ano na sila, may SM na sila. Ito nga pala, the following day na. So, pupunta kami ng San Benon. But before going to San Benon, dumaan muna kami ng SM. Bumili kami ng pizza. Kasi medyo gutom na. At saka gusto din namin matry yung spinach pizza sa Angels, kaso sold out yung pizza na, yeah, yung spinach pizza na yan, so bumili kami ng iba. So ayan, papunta na kami ng San Benon. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung ano nila, daan nila. Sobrang kinis ng daan nila, tsaka ang lapad, plus yung view, ang ganda-ganda talaga. Makikita mo yung Mount Bulusan from afar. Yan yung Mount Bulusan. Sobrang ganda niyan in person. How I wish maja-justify ng aming camera yung Mount Bulusan. So, ayan, i-enjoy niyo kung gano'ng kaganda yung Mount Bulusan sa video. Thank you.
And finally, malapit na tayo sa San Binon. And sa hindi pala nakakaalam, ang San Binon ay isang hot spring resort. So pag pumupunta kami dito sa Sursogon, talagang sinasadya namin puntahan tong San Binon kasi nakaka-relax talaga pag dito kami naliligo. At mga ilang oras din kami dito hanggang gabi kasi nga pag nasa tubig kami ng ilang oras, parang ang gaan-gaan talaga sa katawan. And feeling talaga namin na detoxify yung aming katawan pagkatapos namin nagbabad sa hot spring dito sa San Binon. Diyan nga pala dumadalo yung mainit na tubig, kaya diyan kami tumatambay. Yung init naman ng tubig, tolerable lang ng katawan natin. Kaya hanggang diyan kami, diyan kami tumatambay hanggang umuwi kami. Hi nga pala kay nanay at tatay. So ayan, hinihintay na lang namin yung time para makauwi. And then, hindi nga pala kami nagtagal sa Sursogon kasi may news na may LPA. So umuwi kaagad kami the following day. And then, kung gano'n naman ka calm yung biyahe namin papuntang Sursogon, yun din kaalon pa uwi ng Cebu. So, ayan, nandiyan na kami sa barko at tanaw na namin yung Bugu Port. So, excited na kaming umuwi kasi may mga alaga pa kami sa bahay. And then, we need also to check the status of our Navara kasi nga iniwan lang namin sa port. Hoping na okay lang ang condition ng aming Navara kasi balita namin malakas daw yung hangin dito sa Cebu nung nasa Sursogon kami. So ayan, naghihintay na lang kami ng announcement na pwede nang bumaba. So before matapos ng video na to, gusto ko sanang mag shout out and my thank you kay nanay at tatay for accommodating us nung nandun kami sa Sursogon. Salamat sa masarap na pagkain na hinihanda nyo parate para sa amin. And also, shout out kay Norman Monhe, Papa Moto Vlog, at saka sa Ubic Cub, Cebu. So, ayan. Paano na ako? Papunta na ako ng doon sa port ng Bugo. Nauna na si husband at saka yung anak ko. Chinek na nila kung ano ang status ni Navara doon. So, ayan, papunta na ako doon. Ayan, yan nga pala yung light ferries. And then, so, ayan, tanaw ko na si Navara. Tsaka sabi nung nagbabantay kay Navara, ang lakas-lakas daw ng hangin, tsaka muntik daw tamaan yung Navara namin kasi may naputol na branch ng isang kahoy sa harapan ni Navara. At buti na lang walang nangyaring masama. So, yun lang for today's vlog. Thank you so much for watching. Please do like and subscribe to our YouTube channel. Bye!